Laguna City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras mga kasama, tatak alas 8:52 na. Kaya ang panahon with Attorney Mark Tolentino. Good morning, Attorney Mark. Ay, may buntag kasama Ramilo at mga soaking tigpaminaw sa RMN DX BC Butuan. Kini inyo basta igala si Kuya Mark Tolentino. Kumusta man ang Manila karon, Attorney? Init ba po diha sama sa Butuan? Kami diri mo abot og 47 degrees Celsius. Kamo sobrang kainit sad. But by the way, before tapos ulti ka sa Marvel, of course, happy fiesta sa ato mga kababayan sa Butuan. Sa labi na sa ato mga kaila din ha. Happy fiesta sa iyong tanan. Oo, bibo gabi na yung mutyahong Butuan. Oo, mutyahong mga guwapa man ang taga mga Butuan yun. Sa Butuan nun, guwapa gina. Sunod, Attorney, ang kini ang balaod, muhatag og special award. Kini ang balaod award. Dayon. Amo question ta og legal term naman kasi may mo ba may atong natagan award. Dayon ato na yung sponsoran scholarship program mo daog atong tagag award. Oh. Scholarship sa kuan law school. Oh, law school. Okay ka na. Pwede, pwede. So may kalihukan sa politika diha karon to na daw lead para kay Kibuloy no? Istorya na nailid. By the way, ang tentative date de sa maisog part rally sa Butuan karong katapusan sa June. Ah, katapusan sa June. Mag-rally sa una sa Leyte, Polo Leyte, first week sa June, then the last week of June, bonay possible date na mag-rally ang maisog sa Butuan. Asa man daw ang venue, Attorney? Sa Freedom Park. Freedom Park sa Butuan, kaya gitawagan ko kahapon, nagkatag information, sa diya sa Freedom Park, maybe sa Ingo na mating Freedom Park diya sa Butuan. So, last week of June? Last week of June, muna yung tentative date. Para si Duterte, muna si ang uban ng mga kabinete, muna diya. Okay. Attorney, kining conviction ba ni Jingo Estrada? Medyo nalibog ang mga tao. May kaso niya nakadagan. O senador, di pa man siya final. So, na-convicted siya sa Sandigan Bayan. But, based on my information, correct me if I'm wrong, di pa to siya final. So, on appeal. On appeal siya? Appeal pa. Pero kung may kaso... On appeal or na pardon siya. Di ko sigurado kasama ng Mel. Kaya kabaw ko, na-pardon ang iyang amahan. Yes. Si former President Joseph Estrada gipardon ni former President Roy Arroyo. But respects ni Jingo Estrada kay bao ko na on bail na siya. So di pa final ang iyang conviction. Ang mga may pending nga kaso pwede na gyapon kadaga no. As long as di pa na final and executory, ang but pasabot ang kasama Ermel, you are still presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Ang proven guilty beyond reasonable doubt kung napay pending na appeal sa CA, sa Sandigan Bayan, padung sa court, sa Supreme Court, hindi pa na siya katawag na guilty. Pag guilty mo ka sa Marmel, dapat nakasuwat sa decision na disqualified to hold any other government offices. Ah, okay. So, pwede pa kadaga. Nawa pag ikuha ang iyang political right. Nawa pa. So, mo na nahin mo siya ang senador o gibutayan mo sa mga tao. So, kaya naman kung pagbuta sa mga tao kasama Ermel is based on trust and confidence man eh. So, but pasabot kung ang mga tao nagsalig yapon sa iya ha, bisan pag na nasa kaso, di pa siya final, human qualified man siya. So, he can be a good senator. Kaya nga naman good siya nga sa hearing, I am a man of conviction. So, matang conviction, katong maayo nga conviction sa imong kinabuhi. Convicted sa kaso. Man of conviction sa iyang desisyon. Dili about sa kaso. Ano sa kaso? Man of conviction. Di ba ka ng conviction ka ng committed, dedicated? Oh, dedicated. Lahir na meaning. Lahir na term. Man of conviction, dedicated siya sa iyang baruganan, iyang prinsipyo. Dili conviction na convicted siya sa korte. Jingoy Estrada sa hearing. So much for that, Attorney. Doon natin bisita karon sa imong extension sa DXBCC Law Office. Yeah, why ba yun? Yes, Attorney. Na si Sir... apelido ni mo, Sir? Abakahin. Si Mr. Abakahin. Abakahin. From Pinamangkulan. Doon na siya problema sa iyong property. Sir,
hatag ang mga facts sa imong problema sa yuta kay attorney, kanang klaro nga mga facts para klaro sa dagyan to ba? Go ahead, sir. Ang kuan ani, ang pag adto na mo sa city assessor office kay ang tuyo na mo dito, kuha mi og certified true copy, okay, tax declaration upat ka buok para sa estate tax return. State tax return. Sa inyong property. Sa among property. Sa ginikanan. O sa ginikanan ang inyong property nakapangalan sa imong papa ug mama. Papa ug mama. Katong si Kunigunda abakahin ug si Severino abakahin. Both patay na. Patay na sila, gikuha na mo to kuan the certificate. And then? And then pagkuha na mo sa certified true copy dito sa assessor office, ingon ang assessor office, sir na pay usa kay upat ramay gikuha. Si sir na pay usa, nakapangalan ni Severino abakahin. Separate property na. Di mo mao tong na-auction di ay. Ay, na-auction. Mao na tong na-auction di ay. Dunya, ingon ko nga, unsa man na tuiga sugod nga wa na bayre in siya 2021 hantod karon 2024. Ikaw pwede na mo bayaran na, sir. Ingon tong assessor office nga pwede. Ingon tong siya, i-add ni dito sa city treasurer. Pila yung magibayad? Di, wa pato ka bayad. Pag-abot na mo dito, sugod mo ning akong anak, pag abot niya dito niingon tong si nganlag inday nga diguro sa city treasurer nga sir dili na na pwede ma bayaran kay nakapangalan na ni Timotheo Publio ang kuan kaning property yuta kaning naka-auction so meaning na amoroso na auction ni daog si katong kanak ang company. Okay, si katlang City CP Butuan Estate Holding Corporation Incorporated represented by Vice President Timotheo C. Publio. So pag-auction sa city, sila mo ni daog. Oh, sila ni daog. Tapos to cut the story short, inyong i-redeem. Among i-redeem og 25,000 sa ang pagkuha nila auction na to 5,000 naman. Among i-redeem og 25,000 unya ang ikaduha nga redeem na mo nangayo naman po utro March 3, 2020 15,000 ang nagbayad ani akong pagumangkon nga si Air Bakahin Hernandez. So nabayaran ninyo tanan ang mga arrears? Nabayaran na mo to pero ang kuan kining katong buhis kay giuksyon naman mura, dili na daw pwede kinaanay, dili naingon nga dili na pwede kay nakapangalan na ni sa mga company. Yeah, sa tong company. Pero nga, sa city treasurer, sa assessor, gignan mo nga bayarin eh. Sa assessor. Pero pag-abot sa treasurer, di na pwede. Di na pwede kay nakapangalan na ni. So, wagin mo yung payment nga na mo? Wala, wala. Bisag 5,000. Wala na, wala. Okay. Attorney, balaod sa auction, attorney. Rin sa auction ka sa mga mail, kung bayad ka buhis, dapat ikaw ang tag-iya or you're representing the owner. Patay naman. Example, kung imong ginikanan, so pwede ka bubayad ano, ng mga properties. Pero kung nalipat na sa in pangalan, so na kay right to redeem ana na property. Kung redeem pa na nimo kay pila naman katuloy mo ka bayad. So nanay certain period na dapat na may right to redeem. Kay public auction man na. Pag public auction, pag nahalin na, nagida siya. Kaya kini buong property ka sa Marmel, at ang properties pag wa kakabayad og ng mga buhis under levy na siya. Levy. Kanang levy ka sa Marmel, murag na ana siya naka-attach sa imong property na nakay utang sa nay utang ang property. Pagdi nimo bayadan pila ka tuig, na ay right ang gobyerno na i-auction na siya. Pag mag-auction, pag mag-auction na nay gitawag ng naikit ang public auction. So, pwede na ipaligyas lain. Then, ang kita, muna i-apply sa buhis. Muna i-apply sa buhis. So, buto sabot ka sa Marmel, kaya ng iyang property na lipat ang slain pangalan, buto sabot na-auction na siya. Na-auction na? So, maglisod ka na. Sa lain, ha? Wala pa mga titulos. Pangalan pag-iapon sa akong papa tong dito. Sa titulo daw, pangalan pa siya ang papa. Pero for transfer, yes, pero, but, no? Pero on process na siya. On process na siya. So, mabado na ginasa ka itong bago na kapalit. So, meaning ang grace period,
nga gihatag sa ila attorney nga ila undang maridim, milapse na. Uma na. Pila man dapat katuig pwede nimo pila katuig ma auction ng property attorney? Di na ni certain period sa Marvel na di ko local ordinance. Di na under na sa local government code. Ah, okay. Na ay balaod sa local government code na certain period na siya na kung di ka kabayad i-attach sa imong property, i-levy na pag kuman public auction, but na yung mga notice. Normally ana mga 5 to 10 years matay ka sa Marvel. I cannot give you the exact date, basta na say date na nabawal ka imong pwedeng kuhaon imong property kung di ka kabayad. Pero hatagan gyud ka right to redeem certain period gyapon. Ano ang priority gyapon, oh? Ikaw hatagan period, pero kung sure. di ka mo palit, di ka mo bayad, adi makuha gyud ang property pa dos gobyerno. So ang ingon ni attorney sir, kana kay na kapangalan na sa lain na sa iya na award pag auction na ang imong property. So kung napangalan sa lain ka sa Marmel, ang buhato niya i-write siya og letter of intent kadtong nakapalit. Pwede niya ripanan. Ripanan daw niya. Pwede niya po na. Pwede niya paliton niya po kontro, but mag-suwat siya letter of intent sa, kung isang mula, kuha lang sa gobyerno, gobyerno na tiya, letter of intent, address to the city mayor para at least i-offer niyo na paliton, i-buy back niya ang property. Pero dili same price na attorney? Depende sa usapan, depende sa ilang sabot. Di pwede na ka nang mo-demand siya kay lahat naman na transaction kay iyan namang i-buy back ang katong property na na-auction. So, sir, nakuntinto ba ka sa pamahayag ni Attorney Mark? Okay mo itong nakay pangutana mo? Namay na-redeem mo nina mo sa kuan, kaduha pag yun 25,000 pirmero. Ano saan ninyo na-redeem? Itong kuan nila gipabayad ba mo? Gipabayad, may na-resibo. Kung sa tuwiga to? Mga 2019 siguro to. Then wa na po nabayari hantod? Di, nabayaran na po na itong March 3, 2020. $15,000. Nabayad gina? Gibayad yun, cash. Doon naman na yung mga payments made nila, attorney? Sa maong mga period? Kaduha. Adi, kung kabayad sila ka sa Marmel, the mere fact na nag-auction na, buto sa buto, ayun sila kabayad. Maybe kuha ilang pagbayad o dili sakto atong na gi-assess sa gobyerno ay gusto ka bayad. Mao tingali na ba kahay kwan attorney? Do na ba kahay wala bay binuang ang auction? Akin yung mga auction kasi marami lutong Macau man na. Klaro man ganan. But okay. But buhagi na yung proseso. Nay notice, i-notify ang original tagiya, manaay mo na yung mga nakapost sa newspaper. Normal siya sa marami, nakapublish diya sa opisina sa kwan, sa assessor. So, na lang sa mga requirements sa pag-auction. Pero, the mere fact na kabayad, normally, ang palitan na ka sa Marmel, city government, yun ang gobyerno mo palit, or i-corporation sa gobyerno, normally, mo lang siya mabuhat ka sa Marmel kung di ka kabayad. Pero, just in case, attorney, no, magdiduso siya sa proseso sa auction, kung iya gineng i-reklamo, unsa may ang buhaton ani? Pag-file siya o petition sa korte to declare the auction as illegal for failure to comply the requirements. Pero when I say first option, pero lisod na proseso ka sa Marmel, ang the best na process is kato na kapalit mo na lang to yung offer na iyang i-buyback ang property. Buyback na daw ni mo, sir. Imong palit. Hasta lito. Inyong paliton o balik. Kaya inyo mana na foreclose lang. Katong palit na mo sa iyahang 25,000 o 15,000, wala na ito yung kuhan. Wala, bago din siya kinakuha naman yung property ni mo. Imong paliton bago. Mas the best na siya, mas lali na siya kaysa mag-public auction ka o imong i-question ang auction. I-redeem na nila, pero nga nang wala. Pabalik. Sige, ikaw ma'am. Ang anak. Sige, giredeem. Padol gamay. Giredeem nila. Good morning, attorney. Giredeem na daw nila, attorney. Pero nga ang pangutana is nga nung wala gihapon na balik sa pangalan sa ilahang papa. Giredeem, what's the word? Gibayad, sir. Nagbayad na sila og 25,000, nagbayad na sila og 15,000, pero nga nung wala gihapon nila gibalik sa pangalan sa ilahang papa, nga nung wala paghihapon hantod karon, unsay hinungdan? Ay, ang buhaton niyo anak, kumuna, ang proseso din ka sa Marmel, na may redemption na yung tabo. May redemption, so, wala lang na write a letter, mas maayo na kasama ng Marmel ng buhaton, musulat silang letter sa katong agency na nag-auction, ay mandatory mo na tumagun para makabaw taon sa unsa gid dahilan. Kini wa ta pwede mo hakahaka the result din wa ta kabaw sa side sa sa tiol attorney no assessor.
tulad sila dito, nag-redeem na sila, iatas lang mga dokumento na nag-redeem sila, o man, i-question nila anong na pabaligyas lain. So, para ma-clarify na to, unsa ginhitabo, anong nabalhin sa lain ng property. Doon ninyo sa assessor o sa ma'am, nga di lang atoon ka sa Marmel, they should write a letter para properly documented ang tubag sa assessor's office. Pasis na lang mong abogado, pao siguro. Ha? Sige, sir. Salamat, sir, ha? Sir Abakahin. Salamat kayo. Na okay ra, ma'am? Okay, good morning. Good morning. Yes, ma'am. Yes, ma'am. May muntag. Nang panahon ay kuhanin kayo ba? Nang panahon ka punta magkain mo na. Akala akong kaipo na, ni kaipo na taon na. Nakalim ba? Ang kaipo ni mo, kailan lang. Kailan lang, ma'am. Sige, ma'am. Ang imong kaipon... Paminaw, ma'am, paminaw. Ang imong kaipon na ikaipon sa una, but pasabot, imor ni ipon-ipon, din mo ni bana. Correct, ma'am? Pangunta, tubaga ang pangutana ni attorney. Sige, attorney. Imong kaipon na ikaipon sa una, but pasabot, kaipon-ipon na ninimo, paminaw sa ma'am, paminaw, para magklaro. Ayaw, sulti ko para magklaro ta. Sige. Din ninimo ni bana. Klaro? Ano mo bana, ma'am? Dili ni mo bana no, imong kaipon no? Dili. Okay. Ang kani siya minyo ni sa una or kaipon sa tuniya tong yang unang kaipon. Minyo to si sa una or kaipon ipon na saan? Kani sa una? Minyo. Abot pa sa bot. Okay, si padayon. Okay, ang ina kong bukas kun kinaman ni anak ni isa. Oh, nawoy anak sa isa. So, pero di mo kasal kay kasal siya sa una. So, buto sa mo, ba't naman mo'y anak, ni perma ba siya sa birth certificate sa bata? Ha? Ni perma ba daw siya sa birth certificate sa bata, ma'am? Oo. Ni perma, attorney. So, yung buhaton, duhay option na ka sa Marmel. Civil case and second is criminal case. Okay. Ang civil case, mag-file siya og petition sa court para for support. Petition for support or petition for protection order. Kauban niya sa protection order ang support sa bata. One is first option. Uh-huh. Ang second option, pwede siya mag-file og vouchy criminal case asan. Criminal case dito sa fiscal's office. So, kung na siya abogado, dapat na siya abogado. Kung na siya abogado, pwede siya mag-adto sa PAO para maghimo complaint affidavit. Pero dapat na siya saktong ebidensya. Or other option siya para mas mayon imbestigahan sa una, mwadto siya sa women's desk sa PNP or sa women's desk sa NBI para imbestigahan kung anak ba gini siya kanang bata, anak ba gina atong lalaki. Kay kung ma-proof, di mo ka pwede mag-file o bawsi magod na huwag kisaktong ebidensya na siya may amahan sa bata. So, dapat na kisaktong ebidensya. Pag enough mong evidence, i-file na sa NBI sa fiscal's office para na may gitawag preliminary investigation. Muna gitawag na bawsi for psychological abuse, emotional abuse, kauban na ang financial abuse. But don't forget, ang kanyang support na mo sa Marmel, di lang ni dapat iasa sa lalaki, sa amahan. Siya isip inahan, nasa siya'y obligasyon sa bata. Okay? Okay. Sige, salamat kayo, mama. Thank you. Sige. Attorney, doon ay pangutana din eh, no? Akong pangutana, sir, kinsa diya yung nai... okay, away daw ni attorney, no? Away. Sa unang pangutana, kinsa diya ay ang nai sayop? Ang gisumbag o ang nanumbag? Dili man na sa nagsumbag o gisumbag. Of course, kitang tanan tao ka sa Marmel, wala tay right na manumbag o sa katao. Except pag didipinsahan nimo ang imong kaugalingon. Okay, pag dipinsa. So, siya. Oh, pag dipinsa pero kung example na a hit of anger, example na gisapot ka kay gi na yung mga istorya na di maayo sa imuha na sumbaga nimo tong tawhanang Marites. Sumbaga nimo kay gabig ba na laparo nimo tagway kay gabi ka katabian. Na kay penalty, na yung kay liability, ba't mabawasan? Kaya pwede man ko i-depensa na katong paglaparaw ni mo asa di man to intentional, kundi at the heat of anger to siya. Mabawasan yung penalty, pero
dili ingon basa kita tanan basa kasi manumbag na ginisa kasi may tanakit except kung ipinsa niya yang kaugalingon. Okay. Ikaduhan yung pangutaan na kung naay away attorney naa ka sa duol dili di ay kuno pwede buwagon og pasagdang lang maong ingon sa usa ka kapitan na dili siya matawag na katungod but natin itawag defense of a stranger. Defense of a stranger. And in defense of a stranger kasi Marmel, of course na kay right to na dipinsa nimo ang imong kaugalingon, may tawag self defense. Makita nimo ang bata gihapak, gilaparo, gikulata na kay right na imong dipinsan to bata. Mo nang gitawag defense of a stranger. Ulangon. So, right na nimo na mo dipinsa, actually di right, pwede imong matawag na obligasyon. Na dipinsa nimo sa katao. So di pud pasabot na dipinsa nimo sa katao. Liable na ka kung sambo na numbag sa itong bata, yung ikulata ang bata, imong ibusang, gisumbag ko na numbag. So, justifying na siya kay imo mang ginipinsan itong bata. So, dili ka po, wala kay liability, ana, if ever kasuhan, magkasuhay. Kasuhan ka, ma, pwede ni mo i-excuse ng itawag justifying circumstance, justified ka, undagaw na imo lang ginipinsan itong bata. Okay. Ang kapitan o sekretary, gitagaan magkatungod daw sa PDEA nga maoy mo drug test. Kay gibinlan daw sila sa PDEA test kit, pwede ba diay na ibilin sa barangay nga sensitibo man na, attorney? Pag drug test? Drug test, pwede mabreak-in sa mga drug test. Ang atong kapisilas private, pwede mag-drug test. Diba? Ang barangay, pwede mag-drug test. Drug test na siya, pero di man na siya matawag na completely confirm na siya. Kung positive, napailain na drug test accredited sa PDEA. Oh, so kana mag-drug test sa usa ka kapitan, di na siya matawag na illegal. Oh, in fact, ang private private offices kani na kani drug test kit. So is it illegal na mag-drug test? Wala yung representative sa DOH or PDEA? Pwede na. Pwede na mag-drug test ka. Pwede na mag-drug test ka. Paguman kung ma-positive ka diha, di pwede na siya matawag na saktong ebidensya kay di mas accredited sa PDEA. Ah, okay. Dili ebidensya. No. Dili enough evidence. So dapat magpadrug test yun gihapon dito sa accredited sa PDEA. So if ever mo magpositive to, dili to siya himong ebidensya kay dili. Sila authority nga mo, wala sila authority nga mag-drug test, drug test. Pero not necessarily na tungod kay dili accredited, di na matawag na ebidensya. Matawag yung ebidensya ka sa Marmel, but dili siya bugat na ebidensya. Dili bugat. Pero kung ba rin mo ang usa ka tao magpadrug test na to, pugsunin mo, drug test ka? Dili, voluntary na siya. Ah, na, voluntary. Voluntary. Dili, pwede nimo i-obligar. Hindi mo ipugos ang presidente, ang mayor, ang gobernador, mag-drug test. Voluntary na pero siya. Pero even official ka, attorney? Wala may balaon. Wala may balaon na nasulti na mandatory drug test o aman. So, pag may yun si Kapitan, drug test ka, di ko, pugson yun ang Kapitan, illegal na, illegal act. Wala may balaon na mandatory. Ah, okay. Kung na yung mandatory, of course, magumpre dapat ang kapitan. Pero, voluntary, wala may gisuwat sa balaon na mandatory sa tanan mga kapitan, mga opisyalis gobyerno na ang drug test, wala man na. Okay. Kung naay disco attorney, yun naay mag-away ba ka, legal ba ning ang kapitan, moingon kamoy, murag, moy pabayron sa example, nag-abang og diskuhan, 5,000, nang giaway mo diha. Legal ba moingon ang kapitan nga kamoy bayad ani pabayron sa gasto? Mo na gitawag na ang kapitan magud mo na sa pulis sa barangay. Mo na siya gitawag chief executive officer, law enforcement agent sa barangay. So ang trabaho sa barangay, o sige nang is tubadlong lang pailog kaso, pero usahay magud sige di mo pailog kaso pero bayad din eh. Voluntary yung part. Kung hindi mo mabayar, okay lang maghihapon. Di mapugos ni Kapitan, no? Voluntary. Di mapugos. Oh, voluntary. Oh, voluntary na siya. Ang kunay mag-away, ang nag-ulang, pwede ba suktan o bayad po sa danyos? Ang saan? Ang ga-pacify. Ga-pacify sa away. Pabayron ko, no? Ang katong nakaguba, mogi dapat mabayad o danyos. Pero nag-ulang lang ka. Oo. Oh. Kato nakaguba, mo'y nagsinamok, mo'y dahilan sa away, mo gitid pabaya doon sa damyos. Pero sa resulte, depende sa sabot kay voluntary na siya para amicable settlement. O sige, dito magdemandahay, pero bayadin yung mga guba ng mga bangko din eh.
ana na siya. So dili makapugos, sir, no? Mosakto kung gingon katong pag-istorya nato, dili makapugos. May magnay ordinansa na. Tama na ginapagingon si Kapitan Inisog ba? Bayaran eh. So ang mahadlok, bubayad yun. Pero ikaw, di bubayad. O sa may kasuhan ka ni Kapitan, o sa may bisis yung pagkaso. Oh, dili. So, mauna sir, ha? Sige. Oh, thank you. Naay caller? Sani, naay pangutana. Atong, salam, okay na sir, ha? Pangutana lang sa technical, ang link ato, para makuha ni mo. Naay mga tabang, niya na, taon-taon. Hello, good morning. Good morning, kasamang Ramilo. Good morning, Attorney Mark. Ang nag-una nga problema karon sa Dakbayan sa Butuan is kining supply is too big, nga very, very insufficient. Base sa atong Batakang Balaod, the right to life is one of the basic right nga nasa atong Batakang Balaod. Naunsahon nato karon pagpakabuhi, no, nga wa may supply sa tubig sa atong Dakbayan. Butuan, no? Does this problem now be tantamount to a human rights violation or subject sa investigation sa human rights? Attorney? Tubig, attorney. Why tubig? Like, right to life. Dili na siya right not to have a good... Right to life includes right to have a good life. Apel diha na di ka magutman, kanang nakay pwede ka mo inom tubig, makaligo ka, right to be happy, right to have a relationship, that's considered right to life. Perfect. And it should not be deprived without compliance with the due process clause. Pero ang kanyang magong tubig, nagpagawas tubig, dili magong ni kanang tinuyuan. Ang kanang protection sa balaod, kanang right to life, kung tinuyuan, nagibuhat si gobyerno. Kanang putlan kag tubig, no? Putlan kag tubig. Without notice, giwag tubig, giwag kwente. Kay right to life, apil mo na right to be happy. Okay. That's part of human rights, to be happy. But kanang tinuyuan, nagibuhat si gobyerno. Pero kung based lang sa unforeseen events, na dili masad control tayo sa gobyerno nang di masatay gustos mayor na o sa mga politiko sa Butuan na walay tubig ang Butuan, di masatay na niya kagustuhan. So di siya, di na matawag na violation na tungkol sa iya, ha? Eh kailangan magod ka nang itawag right to life, kailangan na ay tinuyuan pulisiyas atong panggamhanan putlan para matawag putlan ng tubig. Pero kung nature matay na o namatay tingali na kayo El Nino o na certain problem ng tubig sa Butuan. So I think kailangan tingali diha og nang technical expert sa tubig. Mga investor na mo invest sa tubig sa Butuan na mubukusog ng tubig sa Butuan. Eh ubad ganing nasod na diserto, di wala mga problema sa tubig. Oh, naman sa tubig, no? Ano na may tubig tungod sa ilang technology, basin kuwang og technology ng Butuan Water District diha, basing obsolete na sila. Kinaraan style. O, basing kinakaraan na pero, Butuan. Pero, attorney, example lang, ha? Kuana ni siya, for the sake of argument lang, for example lang, attorney, hypothetical, if ever, kining shortage sa tubig is artificial, is somebody behind this artificial shortage, kay na ay purpose sa negosyo, kung pwede, kung gusto nila i-justify nga doon ay shortage para private company ang mo take over. Murag, kuan ba? Alay na na. So, that is already considered liable na. That is non-billable. Economic sabotage ang tawag na. Kung artificial shortage. Example na ang tubig, gihinayan para na ay vested interest mo. So, diha na iyang personal. Justify nila, ah, ato na nang i-privatize because na ay shortage. Oh, mawala siya. Alay na na istorya, ha? So that is already a economic sabotage na non-billable na kay gibidoangan ng mga katawhan sa Butuan. So, but we have to prove kung mga ebidensya, no? Okay. Sige, salamat, attorney. O sa atong caller. Good morning, Radyo Maramil. If magpa-drug test ang company, voluntary ba or pwede makapugos sa mga empleyado, attorney? Policy sa kumpanya. Example, empleyado ko sa, ako may boss sa kakumpanya. RMN, for example. Policy. RMN. Oh, RMN. Kailin din ka
presidente sa RMN complied na tanan mga radio announcer, mga empleyado sa RMN, including mga block timer, including mga guests, dapat na ay certified certificate from the PDEA na dili si adik. So that is the policy of the company. O pang policy ko ba ni? Kung di ka musugot at na policy, di hawa niya. Ano na kasi po. Kung magpa-practice, samba, it might be you are positive sa legal kanrugang. Anong, di ba ka mo subject sa mong kagalingan for test? Oh, pero tayo ng drug test kasama. Mel, kini mga drug test na adik ka pero manigative ka. Oh, nang ihilang? Oh. Ihilang after 3 days ko no, 1 week, wala na. Negative na ka. Katong drug test ni Marcos sa Pilipinas to minutes lang. Ito, ihir man to. Ihir na to. Dito, conclusive nga kwan. Di ba na matawag na kung negative ka sa drug test sa ihi, di na ka-addict. Eh, murag 1 week ka matina, mahupas mo ng iyong sa ihi. Tugo, baby, pilakabuan. Ang ganag yung buhok ni murag for life. Addict ka itong high school, addict ka itong college. So man, karoon, 60 na ka, senior citizen na ka, magpa-drug test ka sa buhok. Mabawang ika-addict ka. Okay. So, depende sa accuracy sa test, di na siya matawag na tungod kay nangihi ka, paihi ka, ibantayan ka sa kanang nurse, nangihi ka. Pag kuman negative ka, alipay na ka, di na siya matawag na conclusive na drug-free ka na pagkatao. Okay. Na-i caller, attorney, no? Break sa gamay. Na-i mga itabang. Good morning! Hello? Hello? Wala na. Okay. Salamat. Tawag nagbalik, sir, ha? Para nga i-accommodate na ito anytime. I-accommodate lang sa nato mga pangutana. But pwede matawag. Okay, good morning! Hello, sir. Good morning! Yes, ma'am! Ay, sir, ka ng pangutana lang ko, sir. Baka lang Homeowners Association dito ang registered. Ug matransfer ba siya dali-dali into another name? Home? Asam? Asa klaro na ito? Yuta? Association siya nga gihatag sa gobyerno kang late Mayor Plaza noon. Aga nang relocation? Yes, sir. Asa na ka pangalan? Sa Baan Kay, example, Baan Kay Forum Owners registered sa BIR. Okay. Karon lain ang presidente, gitransfer man niya, sir, ang pangalan. Tapos, ang mga tao na suko, kay dako na kagbayaron sa BIR, minilyon na. Asa man yung relocation? Sa Baan Kay Impor. Sa ngalan, sa asosasyon? Baan Kay Impor Homeowners Association, nag-transfer sa bagong presidente into United Bill Homeowners. Okay. Ang iusap ang pangalan. Okay. Okay. Ang ganang pag-transfer mga kasama rin sa mga pangalan. Excuse me, sir. Naabay years, anak, nga matransfer ba nagdali-dali? Okay. 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 Sige. Ano yung magkong pag-transfer ng mga foundation, mga association, mga corporation sa mga pangalan na ay board resolution, anak? Okay. So di pwede si presidente lang ang mo add to sa SEC para utuhon ang panganay board resolution, aprobahan sa Board of Trustees, para at least mo na siya i-submit sa SEC para ma-transfer ang pangalan. Lahi ang transfer of pangalan, lahi na siya sa transfer of juridical entity. Okay. Kung transfer ng pangalan, the same juridical entity niya po na. Example, ABC Corporation. Himuon po og XYZ Corporation. Okay. They are the same. Change of name naman. Di na siya abot masabot gi otro di mo ipangan na otro na ang juridical personality sa usa ka kumpanya. Mura gihapon. But kailangan ipa-approve na sa SEC. Naama kay board resolution, ma'am, ang pag-transfer? Oo, sir. Unya, kuan ka nang wala gi-kuan gyud sa kana dito mga tao nga oo sa members. So, sila ang kodang naghimo. So gabot-bot ang board? Oh yes, sir. Unya nagsukot ang mga tao kay nganong inana man nga kuan magdi na sa kapod kay minilyon na gud ang buhis nga i-collect sa dito sa BIS capital okay. Gain. Kanang utang irrelevant na siya sa pag-change of name. Kaya sama sa resulte, ma-change imong pangalan, it will not affect your juridical entity. Kung naki utang 1 million imong pangalan sa kumpanya ABC, imong i-change og XYZ, nagi pa kay utang na 1 million. So irrelevant na siya. Ang second, kung i-question mo ang pangan, tuhon mo ang pangan, human, way saktong proseso, you can question it na dili na ilang board, dili tinuod na board meeting, you can question that to the SEC. So i-question na nimo na itong board na gihimo, board resolution, gipermahan sa presidente, gipermahan sa secretary general or corporate secretary, but di na tinuod kay way saktong
board meeting na itabo. Railroad, railroad nga pag create sa resolution, ma'am, bawal. Pwede niyo na questionon, ma'am. Pero kinanglan nga doon ay formal action nga inyong himuon, like musuwat mo sa SEC or di mo ang kamong mga agrabyado nga mga miyembro mag pagawas mo public statement, position paper baka nga nag-question sa mga board resolution. Dapat makaiusap mo. Oh, yes, sir. Okay, nag-away ganitong homeowner sa mga Porton o isa itong gaway at ano mga high-end subdivision? Oh, nag-away sila kay... Okay. Ano, mag-away sila sa parmi ng mga... kay Nagune Association Juice. Oh, yan ang madagko na... Yan ang, millions, kay... billions sa Marmil, billions. Billions. Eh, ang isa ka balay, ang Association Juice na nakasamarmil sa there sa Manila na ay 10 pesos, na ay 20 pesos per square per month. Grabe. So, nailang, naibalay diyan na atong inon tag 1,000 square meters, tag 2,000 square meters, times 20 pesos per month na siya. Kwarta! Ang condominium, basta ko ang condominium. Oh. Ang condominium ka sa Marmil is 200 pesos per square per month. Pila ba yung condominium sa Manila, Tron eh? Ah, basta. Nasa tayo. Natin lang ang condo, di ba? Ano ka yung condo, di ba? Natin lang ang condo. Kung ano na kung Manila, makatugo sa imong condo? Text lang. Text lang. Magtugwas condo, ikaraw sa? Gusto ka kaoban, text lang. Text lang, Gabon. Kaoban, text lang. Man, akong ganahanin mo, Tron eh. Ma'am, okay na ka, ma'am? Sir, ilapay siya gamay, sir. Makatarunganon ba sir nga ang mga members nga awarded na gaingon sa tumbag o karon nga kan offices nga uy pahawaon mo diha i-demolish na mo. Ah, okay. Yan ang away magod sa mga homeowners adto mo na sa disud dito mo magreklamo kay i-settle mo dito na nay proseso ana kana mga corporate controversies sa mga homeowners. Oh, tama gina tunay. Naminaw karon ang taga-Disod. Nag-PM si Engineer Joel Lubrino. Siya. Oh, siya. Radyuman Ramil, basta ingat ang problema. Dari na sa amo, sa Disod. So now, taga-Disod, naminaw karon. Sila may referee ana na unsa o na, mora na kailang away mo sa homeowners, mora nag-PTA meeting kasama yun, gabi kasama ko na sa amo. Oo, wala, taasan na yung ihi ba? Mora po nag-club ba? Oh, ala, club. Kaya ang mga club niya. Kasi isaktong presidente. Ulo ka mag-presidente. O, may presidente sa buntag, sa hapon, na sila yung presidente. Sa kabi, na sila yun. Kwarta si Pagkakas. So, tungkol mo ko na sa mga Jews ka sa Marmil? Association Jews. Example lang na isa ka kumpanya, isa ka homeowners na bukita ang isa ka, yung homeowner ha, bukita og tag 30 to 50 million, 200 million a month. Oh, about 1 billion a year. Oh, awayan na nila. Now, tsao na nila pag manage sa nagkwartaha. Oh, so, mo na igiawayan. So, ma'am, kato, dapat magkamong mga nasubag ang mga membro, mag-unite saan mo, yung question nun, ang action sa board o sa presidente. Yes, yato sa Disod, ma'am, Department of Housing and Human Settlement Development. Salamat kay Sir. Oh, sige. Oh. Disod. Naminaw ta ka disod karon. Moy advice ni Sir Joel Lubrino, si engineer. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat kayo. Basta grupo lagi attorney yan ay mga juice, no? Okay lang, Master Juice. May pa wala lang juice ni Kali? Wala na lang juice. Voluntary na lang. Naapa ba kayo mag-amay? Kasama ang Ramil. Kadali lang, no? Doon ay pangutana din eh. Kadali lang ha. Good EM kasamang Ramil, ako pangutana ni Attorney Mark Tolentino, pila man kabulan adiser ma-purklos ang balay nga akong gihulog-hulugan sa pag-ibig. Sige man manawag. Kay dili daw ko kabayad sa duha na ko kabulan pero nun sa foreclosure. Oh, Attorney, pila pa kuan? Ang pag-ibig mo na siya pinaka-friendly na pwede niyong utangan. Mas stricto ang bangko. Kasi stricto ang bangko na certain month, ang bangko ito yung mga 3 months, 4 months di kakabayad, the entire loan dapat demandable na. Pagkuhan na kung di mo bayadan, mo file like foreclosure para ma-foreclose ang property. But sa pag-ibig na si processor kasama ng mail na pwede ka mo add to dito, mo hangyo, na hinangyo ay dito sa pag-ibig. So, po na dindot sa mangutang kang pag-ibig compared ka sa bangko. But ang problema sa pag-ibig, ang maximum nila na per account is only 6 million. So, na yung mga balay mo, so, about mga middle or low-cost housing lang pwede sa pag-ibig. Kaya yung kagwapo ng mga balay, mga mansion, kuha ang 6 million.
So more na siyang more sa nages advantage na may uban mga palautang mangutang kay kanang gusog bansyon na balay mangutang 50 million 100 million sa bangko para makabalay og pansyon. So kan di na pwede pag-ibig mga luxury house na pero mga low cost mga middle cost na mga balay di na pwede pag-ibig. Ah, okay. So na may proseso na pasag na ilan ang maningilay mo mo na ilan tapaw oh malamang maningil ko ikaw mangutang ka bayad yun kamao ka mangutang kamao sa kong bayad more na basic kung ayaw hindi ka mangbayad ay lang pangutang. Okay. Hello, good morning. Hello, sir. Mayor. Good morning, good morning. Oh, painay lang monitor palihog, sir, kay nag-feedback ka. Inay monitor. Go ahead, go ahead. Mangutana lang ko, sir, ka sir, painay sa imong radyo palihog ba? Kanang distansya ka man, di ta magklaro. Distansya sa radyo. Monitor lang cellphone. Sige, sir. Oo. Mangutana lang ko, sir, kung sa mga asosasyon require or mandatory na yun ang monthly dues. Ang kanang mga monthly dues sa mga organizations, mandatory na siya. Kaya unsaon pagbuhi sa organization, kung may sapi. Di ba? Example, na mga meetings na ay saktong, di ba nakalihok ang organization kung may sapi, naginay at least mga minimal na panggastos sa organization. Sino mo sa home owners? Di ba na mo survive? Bugway budget. Di ba na mo survive? Bugway kaduha, ang kanang association dues, dili man na pang bayad ang mga opisyal lang sa homeowners. Pangbayad na sa kanang common area. Mabutang tag street light anang common area sa mga subdivision. Pag-repair anang mga common area sa dalan. Yan ang mga dan. Bayad sa guard. Oh. Maintenance kung na-i swimming pool in subdivision. Maintenance anang swimming pool. Oh, lampas. Kanang mga, maglampas anang mga sagbot niya. Ang dinalibre. Apil na siya kung huwag na nas titulo. Kanang titulo sa inyong mga balay na under sa subdivision. Nas master deeds na mandatory mo apply o member sa organizations. But ang purpose ana is for the maintenance sa common area. Okay. Sir? Salamat kayo. Salamat kayo, sir, sa imong tawag. No? Basta kay ang tanan nga mga fees attorney, naaginay approve nga mga resolution, gikasabutan. Oh, no, ma'am. Sabutan yun, naman dapat transparent. Dili na paduong sa presidente lang. Transparent ang tanang gasto kay kanang gasto pangbayad na sa sweldo anang secretary sa opisina. Kuryente anang opisina naman ni aircon opisina. Bayad anang kanang naguba na nadalan. Gate, pintal anang mga common area. Kanang mga security yung bayadan. Asa ko sweldo nila? Kuwao na sa association dues. Okay. Doon na pa ipangutana Attorney Mark, mandatory ba magpahina sa purok? Simple nga pangutana. Voluntary na siya. Voluntary. Namatay gitawag sa itong batakamalaon, involuntary servitude is unconstitutional. Kailangan ang pag-service is voluntary. Voluntary. Exception na lang kasama armil kung nakaspesuhan. Libre ko kasulod. Dapat libre sulod. Oo, na siya. Sir Amel, bahin sa SSS, ako mama wala na nakaklaim sa death benefits. Sa ko papa kay naka will of testament siya sa SSS nga dili makadawat ako mama kay nailaing lain pero wala ebidensya. Ang kabit sa ako papa ang nakaklaim na may laing pamilya ako papa si Ramil, sila ang mga nakadawat. Pwede din na attorney, asa may maduol? Legal question na siya ka sa Marmil at to ka sa SSS na sa legal department. Kay normally ana, pag example, dapat kung ikaw asawa o manakay lain, ma-disqualified yung mahimog beneficiary. Hmm. Muna siya malaod sa SSS pero kung imo nang i-deny di na tinuod compliance of due process at doon mula sa legal department sa SSS para i-question to siya na i-question na ninyo na di na tinuod. Okay. Sige. Salamat nining maong pangutana. Good evening kasamang Ramil. Ako ang pangutana ni Attorney Mark Tolentino. Pila man kabulan a deser ma-purclose ang balay nga akong gihulug-hulugan. Di ako na natubag. Natubag na din. By the way, itong next month din, nagpasalamat ko sa akong mga classmates, mga schoolmates sa TCA. Kay gi-invite ko nila. Actually, di ba ko graduate sa TCA? Ah, okay. Di graduate,
elementary kinder diha ako Chinese school high school di asago pero wala ko natiwas ang high school sa TCA but they consider me still as an alumni of TCA. Okay, last na pangutana, attorney. Ang akong asawa na sa Manila dati abroad sa Kuwait wala na naguli since 2012 kay na lucky. Lima nga mong anak 18 years old na karon usa nga kaso pasakan ako. Attorney? Ako kasado manggod, ang babae manggod na nangabit. Kung ikaw lucky human minyo mo. Kailangan may na may proof na minyo siya. Minyo mong duha. Pag proof na mas dali kayo ipapriso ang babae na nangabit kaysa lalaki na nangabit. Kay ang lalaki na nangabit, kailangan mo kung imong iipon o imong ipuyo ang imong kabit para madimanda ka ang concubinins. Pero kanang tilaw-tilaw lang, tuhik-tuhik lang, bisita-bisita lang, di na siya, di ka madimanda ng concubinins. But ang ang babae, mere sexual intercourse is already a crime. So nakipaghilawas ka sa lalaki na di ni mo ba na, criminal na siya, munang itawag adultery. Ang dili ni mo kuan, pero imong higugma. Wa, di, gyud pwede. Ano nang itawag bawal na pag-ibig? Bawal, forbidden love. O, ano nang itawag, di tanan pag-ibig, sakto, na bawal na pag-ibig. Muna siyang itawag, higugma ni mo, na, ang pag-higugma mo sa Marmel, di man na siya matawag na nautan. It should be in a proper timing. Proper time in proper place. Sa ay magod, bisag di kakahuwat, di pa proper time, di proper place. Wa di wa gika kapugong ng imong gugma adiha ka madimanda mo nang gitawag adultery mo na siya yawa abogado na love guru pa dino Ator, last nga pangutana. Hello sir, good morning. Hello mi may buntag na go ahead sir. Kani ni ako pangutana mamaore ni paliro si Sophie ni rumbak ah minyo memento minyo chicks boy mo ni mga gwardiya god. Ay, yun lang mo. Mulang ito mga tao, Amin, sa Surigao. Nakano ngayon, within 17 years, siya may nagbinuhan, Amin. Nagbikon siya sa laki, Amin. Wala kong hintay ng kaso niya, ganyan, patandahan ako sila niya. Karoon, Amin, nibalik siya mama, nagbinuhan siya sa... Laki? Nata siya. Nagbinuhan siya sa laki. Yan, karoon, Amin, nalang pupulong niya, bang idilikado ako, pa'y makukti, wali. Yung araw, Amin, nagpuan sa barangay, araw, nga, nana. Nana po kay Lain? Nana po kay Lain? Ala pa uya buya pa yang nanik matutyo para napalit. Uya. Okay. Okay. Paminaw na to sa attorney. Paminaw mo labi ng mga Pilipino manggod. Sobra sa gugma. Sobra, awas-awas. Awas-awas. So, ato explain ni siya. Ang lalaki manggod ka sa Marmel. Kung wadto lang sa babae mo bisita. Uya ba? Bisita siya dito. Paghuman, uli ra. Isa paghuman, kita-kita sila si Gawas, date sila dito, di na siya matawag na adultery or concubinance. Kaya concubinance mo ko sa Marmel, imong gidala. Ang imong gidala, ang imong kabit sa inyong balay. Or nag-ipon mo, isip bana o asawa. Don't wear the word na gidala. Unsa man ang, kung na nasod, huma dito sod, dito mo nag-uya-uya. Example, imong impiyado. Nasinsuot sinong balay. Pag kuman, nagkahinagugmaay mo, is patawag mo na siya na concubinins. Di na concubinins. Kaya ang word na gikamit sa malaod, imong gidala ang imong kabit. Ginaan naman dito kay helper. Ubat mo sa watuwa mo, gidala kay naguna mo siyong balay. So, sa may kaso na. Adi na siya, di na siya matawag na concubinins. Kaya word na gikamit sa malaod, imong gidala. But, nag-uyab mo sa gawas pa, man imong gidala ang imong kabit dito sa inyong panimalay. Concubinins na. Concubinins na. Pero kung una sa inyong balay ang inyong imong nagihimong kabit, kay empleyado ni mo or spoon sa imong asawa, igagaw sa imong asawa, pagumangkot sa imong asawa, na uyab sa nimo dito, di na siya matawag na concubinins. Kaya wak man imong gidalaki, nag-una naman sa inyong balay. Pauno na to. Wala siya. Ang adultery, lahi. Adultery. Mere sexual intercourse is already a crime. Ikaw babae, minyo kang lako, nakipagdugas lain laki na di man imuhang bana, criminal na siya. Okay. So, muna siya ay balaod sa panahon pas mga Kastila. But, iutro na, di naman iutro na bagong balaod ka sa Marmel, kanyang itawag bawsi. Na usa iabuso sa mga babae. Kay, example, ikaw, di ka asawa ko, alam ka, uyab lang ka. Pero, di paasa ka sa laki. Di na ka sa laki, dahi, gugma kita dahi.
Pero i-mobile sa giulog-ulogan, di man di tinuod na imo siyang higugma. Psychological abuse na siya. Kung imong pahilakon ang babae tungod sa gugma, kay imong gipaasa siya, bawsi na siya, psychological abuse or emotional abuse. Labi na, pag di ni mo suportaran kung na siya namoy anak, wa ni mo suportaran, bawsi under economic abuse. Suporta ang gisgutan, diliingon na magkahiyahay ang babae, kinayoban abusado ng mga babae, magbabawsa ng mga adunahan ng mga laki, kay para libre scholar na. parang gitawag na, nagitawag na ng nanibadawat pa, pensyonado na. Tuon na yung mga babae na magpabuntis sa mga adunahan ng mga lalaki para mahimos lang pensyonado. Okay. Sa'yo na. Okay. Kaya ang obligasyon sa lalaki, dili lang obligasyon sa lalaki ang musuporta sa bata. Apil sa ang inahan na yung obligasyon musuporta sa bata. Subot pa sabot, dili dapat iasa tanan sa lalaki. Kaya ang ikos balaod, joint obligation. Obligasyon sa babae, obligasyon sa lalaki. Okay. So, boss, okay ha? Okay na, Bill. Salamat. Sige, kayo, salamat. Kaya dili naman chicks ha? Laghan naman ang mga chicks boy nga mga guard. Dayan chicks lagi. Sige, sige. Salamat kayo. Atone, salamat kayo sa imong oras. Eh, salamat kayo sa mga Ramil. Huwag itong mga soaking tigpaminaw sa Armen, DXBC Butuan. And daghang kisalamat sa inutanan sa inyong pagpaminaw. Padayon pagpaminaw sa kini ang balaod na dugay na tanang kini ang balaod. But still, 10 years na. O more than one decade na ang kini ang balaod. Doctorate, ano sa lo? But still, wala gyapon mo na ganang, wala mo gyapon mo na pulaan sa tingog ni Kuya Mark o ni Ramil Bangues. Nakakasalamat sa inyong tanan. And for more legal advice, you can follow me sa Facebook page ako sa facebook.com/MarkTolentinoLaw or facebook.com/PinoyLegalMindsBlog. Pwede saan sa YouTube, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, sa TikTok, pangita lang Kuya Mark Tolentino. You can also call me sa Viber, sa WhatsApp, sa regular call sa 0917-329-5353 or 0968-881-1912. Kini inyong ubos na higala, si Kuya Mark Tolentino. Kondo ha, attorney ha, pohon. Yeah, time. Just text me. Salamat kayo inyo. Attorney Mark Tolentino, atod ka rin nyo sa...